kinakabahan po ako, no? Hindi dahil sa, hindi ko kasanay na tumuloy po sa harapan, pero alam mo, iba pa rin talagang pakiramdam kapag ang kaharap mo, mga magaganda at mga gwapo. Yes! Kasi mga kaibigan sa Royal, wala tayong choice. Kasabay ng pagyaman natin, lalo tayo magiging COVID, magiging maganda. Yes! Dahil hindi mo naman natin, I just want to thank Sir Biffy. Natama ko yun. Okay, so sobrang best namin, pagpunta namin. Anyway, I just want to thank Mr. Mike Cano for giving me this another chance na makapagsalita po sa harapan and for believing in me. Mga kaibigan, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I just want to introduce myself. My name is Alan Joseph, may eldest called me AJ. Isa po ang pangalan na anak sa tatlo pong magkakapatid, galing po sa isang katamtama lang pong pamilya. Hindi po ako pinanganak na mahirap, hindi rin po ako pinanganak na mayaman. Kumbaga, isang tayo, isang tuka po. Diba? Kinakailan araw-araw, kakalit po kami para meron po kami para meron po kami kakainin. So, balik po, meron dumating po na bagyo sa buhay po ng pamilya ko po, yung aking po aking ama, nagkasakit po siya na stroke. So, bigla pong nagbago ang buhay namin, naranasan ko po na ang mga pagkain na hinahanda o hindi po nababawasan. Yung katulong po na sanay ko, 3, 4, 5, lahat po yung nawala. Yung sakit namin, lahat po na ibenta. At ang pinakamasakit na makita ko ang aking nanay, no? Na magmakaawa, humingi ng pera, mangutang, at pagmakaawa para lang mayroon kami pang tukso sa buhay. And, makakita na that time, I was 18 years old. Sabi ko sa sarili ko, enough is enough. Mga kaibigan, sabi ko, talagang nagdasal po ako sa Panginoon. Sabi ko, I really want to help my family. Dumating ako sa point na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Aanak-anak kayo, tapos hindi na kami kayang buhay. So, parang ganyan ko din utak ko eh, at that time. Pero sabi ko sa sarili ko, I don't have any choice. Kasi walang ibang tutulong sa magulang ko, hindi ako na rin po. At that time, talagang nanalangin po ako, nagdasal po ako. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, just, pakita mo sa akin isang magandang opportunity, for sure, tatrabuhin ko po. And here comes Royal. Mga kaibigan, na nakita ko po yung Royal, hindi na po ako nagdalawang isip, hindi na po ako nagdalawang, hindi na po ako nagduda. Agad-agad po, ginawa ko po ito. Kumbaga, parang ito po yung naging pagkasa ko. Nabuhayan po, muli ako ng loob, na sabi ko sa sarili ko, kahit pala hindi ako nakatapos sa pag-aaral, pwede pala akong masenso ng isang taong tulad ko. Pero hindi po siya naging madali. Alam mo, nag-start pa ako sa Royal. Akala ko, ganun doon lang. Akala ko, invite-invite ka lang, flyers. Pag-uwi mo siya, sana ko, koryama na ako bigla. Akala ko, ganun po ba kaintindi ko eh. Maybe for some of you guys, ganun din po ba kaintindi natin. Pero wag ka. Dito po, maranasan mo, magutong ka. Magtatawa na po tayo, mag-discourage po tayo, mare-reject po tayo. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganun? Bakit kinakailang maramdaman mo na yung pait? Bakit kinakailang maramdaman mo na yung hirap bago yung sarap? Alam mo, kaibigan, sabi ko sa sarili ko, simple lang. Kailangan mo na maghirap ka. Kailangan mo na maramdaman mo yung pait. Para, pag naramdaman mo yung sarap, sobrang lasap na lasap mo. Yes! Yeah! Kaibigan, right now, sabi mo ni Mr. Mike Tan, yung mga achievements mo na kahit paano sabi ko, I may not be the fastest, I may not be the biggest earner right now, yet. Pero mga kaibigan, everything that I own right now, everything that I achieve, everything that I earn, everything that I learn right now, it did not come to me easy. I learned it a hard way. You know why? Because some of you right now may mga upline po kayo. If kung meron kayong upline, be grateful to your upline because your upline will always be there for you. Your upline will always need you no matter what. Bakit kung may upline ko, palang may pasalamatan mo yan. I love your upline! The reason I'm saying that because personally, I didn't experience that. Ako po, nung nagsimula po ako sa Real, lima po kami magkakasama. Na? Sabay-sabay po kami nangarap mga kabataan na naniniwala kami sa negosyo ng Real, ayama kami pare-pareho. So, balit hindi po ganun nangyari. Apat po sa aking kasamahan, tumaywalat. In short, iniwan po ako. Sino po natira? Ako nalang po mag-isa. Yung upline ko po, iniwan na rin po ako. Alam niyo, sino lang po natira? Si Press at si Chairman. Buti sana kung may guest po ako, pwede ba press, pwede ba pa ma'am? Chairman, pwede ba pakipalo ko yung guest ko, pakitraining naman? Buti sana kung pwede ganun, ano? Kaya lang hindi. But you know what? I realize one thing. Kahit wala akong tumutulong sa akin, wala akong upline, meron na mag-isok nasa taas, sa pinamanin ko. I realize one thing, kung wala kang upline, it's okay. Kung may upline ka, be grateful. Kung wala kang upline, be grateful. At you know why? Because it's your time to shine. It's your time. Para sa akin. Super nang sa'yo. Kasi ganun po nangyari sa akin. Maybe
feeling ko siguro kung hindi umi-apply po ako, bang until now, hindi po makatay sa stage. Because until now, shadow lang yung po ako. Kaya sa mga tao na dito, na pili mo nag-iisa ka, tanda mo ito sasabihin ko sa iyo, kaibigan, kapatid ka po ako na ilista. Hindi ka mag-iisa dahil unang-una, kahit saan magpunta, meron isang tapakatinding nila na nakatingin sa iyo. Nakakabay, nakasabay sa tao na ginagawa ko. Simple lang po mga kaibigan, nung ginagawa ko po yung real, mahirap po talaga. Hindi po gano'n naging madali. To the extent, kung katalawin mo po, gusto ka sumuko, ilang beses na po. Kaya lang, simple lang. There's a thin line between success and failure. That's it, and that is the decision. Importante po kasi dito, umpisa pa lang, the moment na nag-decide po ako na gawin po yung real, I decide not based on feeling. I decide not based on thinking, but I decide based on commitment. At sabi ko sa sarili ko, pinasok ko ito, hindi ang babaya na walang mangyayari sa buhay ko. Kailangan na mangyayari na. Nakakatawa po, di ba? Minsan, no, nakikita ko, bakit, alam mo, Erin, nice one thing. Bakit kailangan may mga hirap? It's simple lang. Kasi yung mga yan, yung mga bagay na lalo mapapatatag sa'yo. Yan yung mga bagay na mas lalo matitibay, mas lalo magagaling. Ako, I always wake up in the morning and I pray, Lord, make me better today than yesterday. Yes. And tomorrow, make me better again. Because I know, you have plans to prosper me. Yes. I know na may mga pangako ka sa akin. You know what? Kahit mag-isa ko, isa lang po sinabi ko sa sarili ko, naniniwala ako sa kakayahan ko. Hindi naman sa mayapa. Pero, kailangan mo paniwala sa sarili mo. Kailangan po ninyo maniwala sa sarili po ninyo. Kasi po, kung hindi kayo maniniwala, sino pa maniniwala? I only believe in myself, not because dahil madaling po ako. Naniwala po ako sa sarili kong kakayahan because I know I have the ability that God gave me. And I know, this ability can no match with any else na pinala sa labas. Yeah. I know araw-araw I have challenges tayo sa kakarapin. But it doesn't matter. Bakit? Because I have God with me. I have my ability. Yeah. I have this. Kakaibigan, it may be sound too religious, pero to be honest with you, yun lang kasi yung kinapitan ko nagsimula po ako dito. Yes! Nagsimula po ako dito, talagang purely determination and perseverance. One time, distributor of mine, a leader of mine, asked me, sabi niya, ikaw kung tatanungin ka sa mga encouragement word mo, what is your favorite word? Sabi niya, sabi ko marami, pero siguro, ang masabi ko personally, determination and perseverance. Because yung po yung, if you want to describe me, one word, determination. I believe na nagsimula ako kasi na hindi ako papayag. Ilang beses ako bumagsak, ilang beses ako natapa, but it doesn't matter. I always put up. And I always find another day. Yes. Because meron man lagi eh. Tama po ba? Yes. Mga kaibigan, alam mo mga kaibigan, itong araw na to, naniniwala ako that every day, every moment, may nangyayari po sa atin, it has a purpose. Yes. Parang kayo ngayon. Di ba? Pwede namang wala kayo dito eh. Pwede, ba't kinakintaksiksikan kayo dito? Ba't kinakinginig sa atin? Yes. Di ba? Unang-una, hindi naman po ang pinila. Ngayon lang po siguro ako nakita. Pero bottom line, ganito po. Maybe this is the spark na kinakailangan mo. I believe in everything that happened to us is a purpose. Mga kaibigan, I remember the first activity that I attended in Real. That was May 2007. At a time, barely 1 month old pa lang po ko sa Real. That was the first anniversary of this company in Metro Bar. Ano niyo po? Tingin ko ako sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Wala akong kasama eh. Okay, kasi mag-isa. Ang tinayang po ninyo, habang yung mga speakers sa harapan, sa stage, nagsasalita po sila, sabi ko sa sarili ko, itaga mo sa bato, itaga mo kung saan pwede itaga. Hindi pwede mangyari after 1 yung walang mangyari sa amin. Yeah. And I just want to correct Mr. Mike Tan. Sabi po niya 23 years old. Pero po sa Real, I started Real 8 years old at age of 21. Tumayo po ako sa mahigit 3,000 tao. I was there giving my testimony because I was the first or one of the first who bought BMW car in Real. Alam mo, simple lang. The reason I'm saying that, simple lang. I hope itong mga ganitong klase activity huwag natin pagsasawaan ng atin. Sa bawat activity na meron po yung grupo po ninyo personally, yung Real, lalo na po, lagi tayo atin. Bakit? It may be this is a spark na kailangan mo. You only need one spark to start a fire.
Alam mo, kagagaling wala po sa church kahapon, sabi ng pastor namin, every one of us meron pong parang pool sa puso ng tao. Tama. Bottom line, meron pa parang, hindi naman literal uling, parang uling. Na pag nasamasama ka sa mga tao lumiliyab, sigurado ako yung uling na yan, liliyab po yan. Para magpilit ka lang lalo ng gusto. Kasi kinakailangan mo yan sa laban sa labas. Naiintindihan po ninyo? Yes. Ano nga mga kaibigan, naniniwala po ako at nakikita ko sa mga mata po ninyo. Thus, and I also challenging each and everyone. I believe right now, isa ako sa mga representative ng kabataan, ng mga young ones dito, and also young at heart. Marami ba dito mga kabataan? Yes! Marami pala sa mga kabataan. I believe, I represent the young ones. Sa lahat ng mga kabataan, young at heart, sa lahat ng mga bago, maniwala ka sa akin, you need to excel more. You need to full blast your full potential. You know why? Because you are the future leaders of this company. Yeah! And I believe, not only you are the future executive circle, president circle, chairman circle, but mo kasi siya ka sa Proyan! Mula EDSA hanggang welcome rotonda, bakit Royal pa lang po pinag-uusapan? Sa dami ng taong pupunta po rito. Time will come, this city alone, hindi po kasya. Time will come, Philippines alone, napakaliit po sa atin yan. Because we will not only conquer the world, but we're going to royalize the world! You just need to believe in yourself. Kasi at that time, mga kaibigan, wala po ang ibang pwede paniwalaan eh. Tama? Wala pong kaplay na sumusuporta sa akin. Wala pong ganun kagaganda pang training. Wala pong ganun kalalaking kumikita. Wala pong ganun kagagandang produkto. Lahat po, halos nagsisimula pa lang lahat. Kaya minsan may mga bago, lalo sa mga bago, napakaswerte po ninyo, I tell you. Naiinggit po ako sa inyo, you know why? Because hindi nyo po maranasan yung mga naranasan namin. Nahirap, napagod, nakakahiyan. No, pag nagbabenta kami ng produkto, wala kami pakitang bipad ang po. Bakit? Hindi pa listado eh. dati po, pag sinabi namin mga kotse, kami dito sa Rea, may kotse. Yan, speaker. Makakakotse pa lang. Dito sa Rea, yayaman tayo. Bakit yan? Payaman na yan. Pero dito maglalakad, maturo-turo ka, sigurado ko, may mangyayari. Kailangan mo lang maniwala, kailangan mo lang gawin yung part. Just need to do your part. Yes. Tama? Alam mo, minsan, no? Ako sabi ko minsan sa mga kasamahan ko, sa sobrang ganda ng company, sa sobrang, I salute our chairman and our president for giving their best, for giving their all in Royal. You know why? Minsan sa sobrang ganda po ng Royal, may mga iba po siguro dito, no? And I hope sana wag naman. Pero kung ikaw to, sana magising-gising ka. May mga ibang tao po, no? Sa sobrang ganda ng company, okay lang. Huwag mo muna hatawin to. Bakit? Kasi kinabukasan, nandiyan pa rin yan. Kasi sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, nandiyan pa rin yan. You know what's your problem? Hanggang ganun ang attitude po, you will not be successful. You know why? It's simply because you're in your comfort zone. I challenge you right now, get out of your comfort zone. Because that's the only way you can reach your full potential in your life. Mga kaibigan, ito lang, share ko lang. Naalala ko, last season o yung first season na ganito, I remember to Sergio Ocampo, tell his story. Sabi niya, nung nagsisimula siya dito, nabutas daw kanyang sapatos. To be honest with you, I also experienced that. Alam mo, nasisimula po ako dito. Alam ni Mr. Paolo na last year dahil lagi kami magkasama noon. Dahil una-una kami dalawang pinaka-cute at pinaka-bata noon dito. Yes! Ang punto ko po ganito, grabe po mga suit namin, naka-long sleeve. Nakita ko yung mga picture natin. Talaga, alam mo, pag nakita, pagbabalik mo yung mga litrato po noon, matatawa ka eh. Hindi mo palaik ako. Diba? Kayong, alam mo, artista na, pero realista pala. Yes! Ayun lang eh. Pagkaba ako, akala si Ryan baka ko, ay kung lang yan naman. Dabdang artista. Kaibigan, ganito yan ha. Nung start ko ako sa Ryan, grabe po. Grabe, speaker ako. Diba? Pagka nag-delequatro ako, nakagaling po ako. Alam mo ba? Diba? Talaga ayaw makita. Bakit? Ah, langit ang butas kasi na sa watos ko. Kasya 5 piso. Pag naglalakad ako noon ha, pag naglalakad ako ganito, hinihila ko talaga. Pero ay, pag naglakad po ako, ganito po ang maglakad. Oh! Alam mo bakit? Kasi gusto ko makita niya, LP movie dito sa kanila. Yes! Ang ilan ninyo, alam mo dito nila baguhin pa si sarili mo o mga pangangailangan mo? Lahat ng piso babaguhin? Tama! Yes! Well, lahat sa'yo babaguhin.
Alam mo mga kaibigan, naniniwala po ako. Siguro, no, few people know that I used to be a varsity player before. Okay? Dati po, varsity player po ako ng school namin sa basketball, parang si Billy Mike Tan, at saka track and field player din po ako. I remember my running coach told me once, sabi niya, sa laban, sa loob ng track, the moment na narinig po yung putok, whether you are leading o ikaw yung humahabol, don't look back. Don't ever look back. Bakit? Ikaw man eh. Subo ko matumak ko na nakakalikod eh. Hindi na ko nakakalikod ba? Pero ano explanation kasi nun? Ang explanation. Ikaw lang eh. Ang explanation po nun simple lang. Ang explanation kasi nun, di ba? Bawat mo naman sinasekundo ganyan, a couple of second, nababawa sa'yo. And sa pagtakbuhan po, that is very important. Anong point po? Parang well, the moment you start the race, don't look back. And don't you ever give up. And don't you ever quit. Because the moment you quit, hindi ka lang nag-quit sa sarili mo, nag-quit ka sa mga pangarap mo, pati sa mga mahal mo sa buhay ng people. And you know what? You know what? You know what? What's kadiri in quitting? Oh, you know what? Kadiri talaga eh. Because ang kadiri sa quitting is simply because ganito. Pag nag-quit ka, biglang 360 o 180 ligis yung buhay mo, balik ka na naman kung saan ka nasimula. Yes! Nakita mo na ang isang kumpanya, Royal, nung pagkababos sila, talagang sa oportunidad, tapos hindi mo gagawin. Konting hirap, ayaw mo. Konting ulan, ayaw mo. Konting rejection, ayaw mo. Kakaibigan, ito mahirap, lalo na sa labas. Kung nahihirapan ka ngayon dito sa labas, nahihirapan ka din naman eh. Diba? Kung nagugutom tayo, nababayan tayo, ganun din naman sa labas, wala na naman pinagbago eh. Pero ito lang alam ko sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan sa labas at sa Royal ng ibang bagay. Bakit sa labas? Kahit anong gawin mo, napakahirap pasenso. Pero sa Royal, gagawin mo lang yung parte mo. Alam mo ba yung puso totoo lang, nararamdaman ko po yung sinasabi ng presidente natin. I don't know kung nanonood siya ngayon, but I just want to congratulate and thank you, Mr. President. Bakit po, nung nagsistart ako dito, siya yung maalala sa akin. Ano ba yun? Parang, ano ba sa Tagalog yun? Anyway, di ba yung bawat oras na ginugugol niya, para niya ako maturuan lang, ma-encourage lang, napakalaking bagay sa akin yun. I remember, umiyak pa ako sa harapan niya. Wow. Grabe no, talagang kalalaking tao, macho-macho, di ba? Tapos, hindi ko umiyak. Bakit po? Kasi po, literally, hirap na hirap na po. Pero ito na sabi ko sa sarili ko, pag sumuko ko ngayon, wala na akong babalikan. You know why? Because I burned my bridges already. Yes. Wala na akong babalikan. Ano mangyari sa akin sa labas? I only saw Royal na makakatulong sa akin. That's why ganito po kami. Maybe not all, but most of the leaders, top earners, uplines of this company, I'm sure they also burned their bridges. Yes. They get out of their comfort zone. That's the reason why they're very successful right now. Maybe if there's one thing na masasabi ko sa inyo, get out of your comfort zone and experience the full potential of yours. Mga kaibigan, simple lang. My running coach told me once, sabi niya, of this very, very powerful message na para sa akin, napaka-tindig po talaga. And siguro, apart na sa pagkatao ko, doon din po nanggaling na hubog. Okay? Sabi niya ganito, in 1968, there was an Olympics match in Mexico City. Okay? Tapos marathon, may marathon po. And there's one contestant came from Tanzania country. Okay? And this match was a very, very, very well-observed event. Talagang kumbaga sa ano eh, parang Pacquiao Bradley po ito. No, labanan talaga, ilang pinakaabangan ng tao. No, nung natakuhan na po, this runner, okay, in the middle of the race, he got an accident. Na-accident po siya. Nadaba siya, so bloody, that his ankle, or this his feet, okay, nabali po. Na sobrang pagal po niya that every runner finish the race already. Kung hindi man finish, nag-stop na po yung iba. But guess what? Na sobrang tagal niya, around umaga po nagsimula, ha? 7:30 ng hapon, hindi pa rin po siya tapos na tumatakbo. But guess what? Okay? Konting tao na lang po natitira doon sa stadium. Pero yung mga tao, bigla po nagtayuan ng palakpakan. You know why? This runner, kahit iika-ika po siya, kahit pagod na siya, kahit tubuhan po yung paa niya, he made sure na tatapusin niya, mararating niya yung finish race. You know why? Later po siya sabi niya, Mr. Runner, ako ang pangalan po niya kung di ako nagkakamali, Mr. John Akuwari, if I'm not mistaken. Okay?
mga kaibigan, in 1968, he was interviewed. Sabi niya, bakit hindi ka nag-quit? Sabi niya, I did not quit because my country did not send me 1,000 miles just to start the race. My country sent me 1,000 miles to finish the race. Yes! I believe in my heart without any doubt that you are destined not only to start your race in Royal, but to finish and achieve all your dreams in Royal. Naniniwala po ako na bawat isa sa atin meron pong ganung lakas. Kinakailangan po natin maniwala. Yes. Mga kaibigan, katulad ninyo din po ako, nagsimula po sa wala, from nothing. Ngayon po, kahit papano masabi na natin, meron na rin po kahit papano. But guess what? Ano naman kinikilig-kilig po ako? Ito lang, bigla lang po sa suot ako. Sino po dito nakagraduate ng best training? Ay, wala. Out ng konti. At hindi lagi nun, ha? Yan, may 3-hour brief for marketing Mr. Mike Tan. You know what? Sabi niya, no? I don't know kung ito lang isang. Basta sinabi siya, no? Meron siya sinabi a certain story or a certain something na sinabi niya na, grabe dito sa Real, makapataan ang achieve na rin mga pangarap nila. If looking back, imagine mga pangarap natin, kotse, bahay, savings, import, travel, maging milenaryo. Alam mo mga kaibigan, halos lahat na-achieve ko naman na yun eh. Pero alam niyo na nakakakilig. Ang nakakakilig, I have so many years ahead of me to achieve even greater heights, to achieve even greater dreams nila. Mga kaibigan, I'm not telling you this to brag or kung ano man. I'm telling you this because I am challenging each and every one of you. Mga kaibigan, isa lang po akong tao. Kung ako nga po nagawa ko po, mas lalo po sigurado po ako kung maniniwala ka lang sa sarili mo. Sa sarili mo pa kaya, mararating mo rin kung ano man nararating natin dito ngayon. Yes! Just make sure each and every day, whatever you do, just give your very best. Just give your very best. And don't ever quit. Because the moment you quit, you will just start all over. I always tell to my group, to my people, to anyone, it's okay that you start slowly. Kahit lakad lang gram, ako po sa Royal, hindi po ako tumakbo. Hindi po ako naglakad. Sa totoo lang po sa Royal, gumapang po ako. Ang hirap po talaga na pinagdaan ako sa Royal. Ang hirap. Kasi makaranas isang hirap, ito po. Nag-start ako sa Real, one time, talagang I want mga 3 weeks na po ako sa Real. Wala pa akong member. 3 weeks na, no? Ano agad, nainip agad. Pero, 3 weeks na pa akong member. Hanggang sa finally, okay, may request sa akin. Sabi niya, sir, mag-member lang po ako. Kaya lang po, may problema. Ano problema? Yung check-in na binigay sa akin, galing pang Pampanga. San Fernando, basta banda-banda doon. Sino naniniwala sa San Fernando, Pampanga, malayo-layo din po yun. Lalo na kung first time mo hindi pa pangarap na idol, may minsan. Now, ginawa ko po yung sasakyan ng girlfriend ko, imagine kahit wala niyo paalam, sa sobrang gigil ko po, bakit first day in eh. Tama? Tagpo ko, sabi ko na, saan ka susunduin kita? Nakita kami sa E-Rodriguez. Sinundo ko siya, pumunta kami ng LX, ito malupit. Ang pera ko subol sa dadalawang taong piso. Sakto lang, pangmahal pala ng toll gate doon, may bayad pala yun. Hindi kasi alam eh, agad dito lang ang Metro Manila eh. So pagdating ko po doon mga kaibigan, sabi yung Spinita, ito matindi. Mga 5 to 10 minutes away doon sa pupunta namin bangko, bigla akong bumigay, hindi bumigay po sa sasakyan. Yung isang pinaka-tornilyo na ganyan kahaba na humahawak ko sa kotse doon sa pinaka-gulong niya, bumigay na tanggal. In short, yung kabilang gulong ko, buto dito po. Buti na lang dalawa yun. Kasi kung hindi isa lang yun, matagal na aksidente ako sa grado. Kasi sabi ko, ba't ganito yung manibira? Pag ganun ko, kabig lahat. Kabig. Pag ganun, babanggay. Ano kagad ako? Kabig yung kagad ako sa kabila. So sabi ko, may problema tayo. Sabi ko, okay lang ba? Mag-bicycle ka nalang muna. Total, malapit na, di ba? Tinabi ko po yun. Hindi ko po alam kung anong gagawin nyo. At that time, I was 20 years old. Ito matit, ito malupit. Bigla ko pong umulan. Alam mo, parang na, ang init-init ng bahay na. Tapos bigla ko inambunan na napakatindi mga ulan. Basang-basa po ako. Mabuti na lang mga pampangin yung mababait pala. No? May mga kabalit ba rito? Merong isang bicycle driver na nagtanong po ng kanyang help. Sabi niya, boy, gusto matulungan kita. Diba? So, kumuha siya ng tricycle niya, pumunta siya sa kapitbahay niya, nag-iram siya ng jack. Tapos, pumunta siya sa pinaka-hardware nila, bumili 10 piso. Buti nila 10 piso lang yun. Ito rin 10 piso ang tornilyo. Okay? Kinabit, ito matindi. Alam na, siya na alam magandang loob, siya pa yung gagawa, alam na hindi ko siya tulungan. So, can you just imagine, wala kaming payong, basang-basa kami ng ulan, ang init-init ang makina, nandun kami sa ilalim, puti-puti kanina ayos namin po yung boche, yung Pajero po kasi yun.
Di ba, lumang kumadjero, tapos doon, lolo na talaga eh. Di ba? Can you imagine? Alam mo ha, malis po ako ng kay Rodriguez alas 2. Natapos kami, alas 5 po ng hapon. Ang tindi, di ba? Ito malapit, papasok ko, wala naman ako sobrang damit, nakubay po ako, wala nang hiyahiya, drive po ako, okay. Okay lang, pag lang, bakit? Okay lang, hindi nita, bakit? First time kasi. Di ba? So, at paso po, nakanti kami ng Manila, doon pa natin sa Wheeler's Club, dumanti kami ng Manila, bakit po ako, parang wala lang. Alam mo, sarap-sarap. At that time, pakiramdam ko, kahit anong hirap na pinagdaanan ko, it's okay, bakit? Kayo, apply na ako. Yes! Mga kaibigan, simple lang po. Ito lang po sasabihin ko sa inyo. Pupunin ko lang yung props ko. Last year, our president, our dear president, do this, or did this. I just want to do the same. Because itong nakikita ko talaga sa real. You know what? You know? Yeah! You know what? Our future in real is so bright. Our future in real is so bright. At hindi ko kayang tignan talaga na sobra. Bakit po? Sobrang liwanag, sobrang hindi nag-aantay sa ating video. Naniniwala ako, kung gagawin mo lang yung parte mo, sigurado ako, yayaman at aasenso ka. Maraming salamat po.